Nandito tayo ngayon mga kasama, mga ka-farmers sa Palmers. At bibili tayo ng ating mga itatanim. Okay, it's spring in New Zealand guys. Medyo time na uli po pagtatanim mga ka-farmers. So dito kami sa New Zealand, namimili ng mga pwedeng itanim na halaman. At may mga garden ano decoration din. So doon marami mga plant, mga trees, fruit trees doon. Mga plants dun sa kabila yung mga ano eh, doon po tayo kumuha ng mga seedling sa ating mga itatanim na gulay sa ating garden. So ayan po yung ating itatanim ng mga gulay sa ating garden this month. Start na po ng spring ngayong September mga ka-farmers. Ayan po tayo ngayon namimili ng mga pantanim mga kasama, mga ka-farmers. So ganito dito sa garden, gagamit ka ng compost. May mga binibentang compost dito. Ayan, mga ka-farmers. Tapos, kung gusto mong mag-relax sa iyong garden o sa iyong farm, kailangan mo rin ng ganito. Nakita mo, spa ang tawag dyan. May discount ka 1,000, mga kasama. Tapos, ayan. Kailangan mo rin dekorasyonan syempre ang iyong garden. Pwede ka rin bumili ng fake na damo. Nyari carpet. So ayan po mga ka-farmers. Mga ating bilihan ng ating mga supplies dito. Garden supply dito sa New Zealand. Mga ka-farmers, ito po ang tinatawag ng nursery dito sa New Zealand. Tama mo, modern siya. Ganda magkaroon ng gandang business sa Pilipinas ano. So kompleto siya, mayroong spa, may mga garden ano, supplies, accessories. At at the same time may mga seedlings, mga pananim na mabibili. At mayroon ding mga compost. Ayun. So maganda siya at covered siya. Maganda magkaroon ng ganitong business mga kasama, mga ka-farmers. Hindi lang pagtatanim, isipin mo rin yung supply chain. So tara, pasok tayo sa loob. Nandito pa yung mga ibang binebenta. At tingnan mo, meron ding cafe sa loob. Ayan. Ito naman yung mga indoor accessories. Meron ding barbecuehan. Tapos sa New Zealand, mahilig mag-barbecue po ang mga tao. So ayan, marami yan. Isang buong ngayon, barbecue ang binebenta. Barbecuehan. May cafe doon. Nandito yung mga artificial plants. Tsaka mga ibang indoor plants. Ayan. May mga outdoor na rin. Furnitures. Nandun naman yung mga pataba sa side na yun. So dito tayo sa section na to mga kasama. Tingin tayo ng mga pataba. Mga fertilizer. Tsaka mga pesticide. Dito mo makikita yung mga pangontrol ng langgam. Ayan, maraming langgam, ganyan po. May mga panakot din ng aso at daga. So, ayan yung mga bug spray. Ayaw mo ng wasp. Ayan. So, nandito naman yung mga ibang garden accessories din. Dito siya. Ayan, nandito yung mga ibang garden tools. Actually, gusto kong bumili ng ganito eh. Oh, maganda yan oh. Pag maghukay-hukay ka. Matawag na nandito. Sa roll ba yan? Maganda. Maganda mga hindi tayo parang maliit na kalaykay sa ating garden. Home garden. Ayan. Maganda siya. Maganda yung kahoy. Maganda siya mga ka-farmers. Mayroon ding thermometer ng lupa. Kompleto po tayo. Ito yung paborito kong brand eh. Ito mga classic po yung mga ano. Classic yung design. So medyo posh. Ganda rin yung kahoy. Ayan, lifetime guarantee po tayo. Mga ganito. So dito kasi maganda mga kompleto. Pag nag-garden dito, kompleto ka sa gamit. So ito po. Magandang investment din siya. Ayan.
May mga ganyan ako pang pruning. Ayan, si Tatang, oh, namimili. Ito yung mga pang kids. So, bata pa lang dito, tinuturuan na po kasi mag-garden. Mag-gardening at maghalaman. So, yung mga bata rito, nahihilig po sa mga ganyan. Mayroon po silang mga kiddie section dito para maturuan po ang ating mga anak na maghalaman. Kasi dito po sa New Zealand, ano eh, agricultural country po kami dito. So, napakarami pong ganito. Mga bilihan ng mga gandang gamit. Ayan. Ito mga garden hose para sa mga patubig. May mga automated sprinkler po dito. Ayan. Ayos, setup mo lang siya. Then may mga timer. Yung garden mo mag-automatic ng patubig. Kaya so ganito po yung mga ginagamit. Ayan. Tapos may mga nets. Gusto mong protektahan ng iyong mga pananim. Ayan. Ito yung mga hose section. Yung pandilig. Tatanim po ako ng kamatis. Gagamitan ko siya ng net para hindi natin kailangan mag-spray ng mga insecticide. Medyo ano siya sa mga insekto, protected. Gagamitan po natin siya nito. Ayan, so magkano to? $24.90 mga kasama. $24.90 New Zealand dollars. So, medyo mahal siya pero magamit mo naman po siya ng ilang seasons. Ayan, meron din mas malalaki. Gusto nyo yung ganito, kukubiran nyo yung mga lettuce para po hindi na natitira ng mga insekto. Ayan, ganyan. So ito po yung mga tinatawag nating sheep pellets, organic ano. Ayan, mga tahi ng ano to, ng mga sheep binibenta. Ayan, iba't ibang klase po ng pataba fertilizer. May mga mulch. Tapos ito na po yung talagang ginagamit na mga fertilizer. So magtatanim ka ng kamatis, ganito. Iba-iba po. Sa atin may mga 3x16, 3x14. Dito may mga ganito. Medyo well packed siya. Usually po itong ginagamit ko sa aking ano eh, mga lemons. Ito yung inilalagay ko. Ito rin maganda. Itong Yates booster po ito. Pagka po nilagyan nyo ng ganyan ang inyong citrus, yung mga lemon, ang dami hong bunga. Malakas po yung magpabunga. Pero tingnan nyo naman, almost $14 ang ano, ang presyo. Katanim na po tayo. Na po. Yan po, pag nag-drive tayo sa New Zealand, nandito tayo sa kabilang side ng road. Tawag natin right hand drive. So we drive to the left side of the road. Yeah. May nibago ka din pag bagong dating ka sa New Zealand. Kadalasan yung wiper ay mapagkama ng signal na baliktad po. Maliban na lang kung German car ang European car ang talaga.
yung Japanese car, balikta. Ayan, ito ang tinatawag na Bethlehem suburb. Ang tinatawag na barangay, Bethlehem. Sa bayan namin, sa Taurangan, New Zealand. Kami po yung mga 2 to 3 hours away from Auckland. Ayan, malaking city. Ayan, ganito po yung mga kali dito. Then you always give way to the vehicle coming from your right. Yan po ang rules dito. Sino yung galing sa kanan, siya po ang priority at kailangan yung pagbibigyan. Kasi nasa kabila naman, kayo yung pagbibigyan din. Subdivision ito siguro mga 15 years old na nag-develop ito. Pero ano po siya, fully developed na. Meron din siya railing mall sa labas. Makita nyo, may mga pagpasok pa lang, marami siyang puno. Tapos yun yung mga bahay, may mga kanya-kanyang garden. Pasok nyo pa lang, ibigreet na kayo ng mga tanim. Medyo ano po, pasok pa lang ang spring, kaya nakita nyo, lagas pa yung mga dahon. Pero may mga nagsisimula na magbulaklak. Napakaganda po niya mga farmers pag talagang spring na. Nag-iiba-iba yung kulay, kanyang sari-saring ng bulaklak. Lalo na yung mga ibang area na may mga ano, Japanese cherry blossoms. May mga cherry blossoms po dito. May isang street dito na puro ganun yung tanim. Grass natin, ayan, naging green na yan. Sumapit na po ang spring. Spring na po, eh, kaya lang nakasumula pa na. Ayan, may bata, oh. Ayan, dito, tahimik. Madis wala ako kayong makikitang tao sa labas. Mga ka-farmers. Masarap din mag-bike dito kasi safe lang. May bike lane din yung tabi ng kali, bike lane. Ito mga ka-farmers, nandito tayo sa ating raised bed. So, tinatawag na raised garden bed. Ayan siya, frame, parang kama na naka, kaya tinatawag na raised bed. So, ngayon, tinubuan na siya ng mga damo, hindi napabayaan na siya kasi yung winter wala naman siyang tanim. So, yan, kailangan natin linisin bago po natin ilagay ang ating mga punta. So, kailangan natin prepare, mag-ano tayo ng soil preparation, which is really important para kumanda ang sibon ng ating mga halaman. So, samahan niyo ako at linisin natin to. Ito, parsley. Yung mga ginagamit po natin sa pagluluto. Siyempre, meron tayong chili. So, ito yung tinatawag na Thai hot variety. Marami tayong tatanong. Yung iba, layo ng sapat. Kasi hindi naman po kakasya dito lahat. At meron din muna yung mahahabang talong. So, ito po yung mga dock variety.
suitable sa New Zealand climate. And meron din po tayong Californian Wonder. So capsicum. So bell pepper po yung tawag natin dyan. Pinas. And coriander. Ayan, coriander, mga panluto ni Mrs. Meron pa po tayong capsicum na naman na pangsigang. Buwang pangsining pangsigang. At meron din tayong Russian red na kamatis. So, may isa pa akong kamatis. Ito po yung isang kamatis na maliliit naman pang salad. So, bloody butcher ang tawag po dito. Napakarami po ito mamunga parang mga ubas. Napagpabunga na ako ng ganito ng mga nakaraan, dami po. Nanawa po kayo. So yan po nga din mga itatanim. Bumili rin ako ng para sa ating mga lemons at oranges. Mga booster dahil spring na. So kailangan ng alaga. Gusto natin mamunga ng marami. Yan po. Shout out to Kuya Nomer. Sana okay po kayo. Ito po ang ating mga itatanim ngayon. Sana nandito kayo sa New Zealand at samahan nyo sana ako magtanim. Pero chill lang po tayo. Magkakamutar din tayo balang araw, Kuya Nomer. For the meantime, enjoy lang po tayo sa pagtatanim. So, yung mga pagitan po ng sili, ilalagay natin yung mga petchay. Dito ang space na natin kailangan, we make the most of the area. Super na naman eh. Super taba naman ng lupa. So okay lang siya. For personal consumption. Super taba ako. Buong compost. Kaya okay na kayo. Ayan farmers. Ang ating diskarte dito. Tatlong sili, isang mayroon tayo isang kamatis. Tapos pinalibutan natin ng mga petchay. Yan po yung ating pananim sa ngayon. Magdagdag ako ng konti sa likod kahit sa sili. Maluwag pa naman. Red. Dignan lang natin yung strawberry. So i-update ko na lang kayo after a few weeks. Kung gano'n sila lumaki hanggang sa ating pag-aani, samahan niyo po ako. Maraming salamat sa inyong panonood at subscribe na po upang tayo sama-sama dito at hindi niyo mamiss ang mga updates ko. Salamat po.